Ang recipe natin ngayon ay ang Bicol Express na hindi ginigisa. Gusto nyo bang malaman? Umpisahan na natin? Hiwain natin ang bawang na maliliit, hiwain ang sibuyas na katamtamang laki, magpitpit ng luya, hiwain ang siling haba o siling panigang na palihis, ganun din ang siling pula. Ang karneng gagamitin natin ngayon ay yung merong taba dahil mas mapapasarap nito ang lulutuin natin na Bicol Express. Ihiwain natin ito ng pahaba na may katamtamang kapal or mas manipis kung nais nyo. Sa isang kawali, ilagay ang hiniwang bawang, ang sibuyas at ang pinitpit na luya. Ilagay na rin natin ang hiniwang siling haba. At para sa recipe na ito, ang gagamitin natin ay yung fresh na alamang. Mabibili nyo ito sa palengke. At pagkatapos ay ilagay na natin ang pangalawang piniganang nyog. Tsaka natin bubuksan ng kalan sa medium flame. Haluin natin ng kaunti. At pagkatapos, maglagay tayo ng durog na paminta. Halu-haluin natin at antayin natin itong kumulo. At kapag kumulo na, dito na natin ilalagay ang hiniwa nating karneng baboy. Haluin natin at pantayin natin ang pagkakalagay ng baboy. At pagkatapos ay takpan natin ito. Pakukuluan natin ito ng 20 to 30 minutes o hanggang sa halos maubos na ang nilagay natin pangalawang gata. Kapag ganito na, pwede na natin ilagay ang unang piga o yung tinatawag na kakanggata. Ilalagay na rin natin ang ating hiniwang siling pula. Timplahan natin ng kaunting patis. Pwede tayong maglagay ng asin sa bandang huli para hindi ito masyadong umalat. Sa puntong ito, hihinaan natin ng bahagya ang apoy para hindi ito mag-curdle o mamuo yung ating gata. Lulutuin natin ito ng 40 to 50 minutes hanggang sa lumambot ang karne at hanggang magmantika ito. Haluin ito paminsan-minsan para hindi dumikit at masunog yung ilalim. Kaunting trivia muna tayo. Ang ulam na Bicol Express ay unang sumikat sa isang kompetisyon ng pagluluto na ginanap sa Malate. Binansagan nito ni Sally Calaw na Tubong Laguna. Ayan, natagbamantika na ang ating niluluto. Pwede na natin patayin ang apoy. Ilagay na natin ito sa serving plate at atin na itong ihain. Okay, kain na!